Hi, good afternoon everyone. It's me again. Welcome back. Continuation nga pala tong video na to. Bali, this time ang gagawin ko naman ay itutuloy ang pagripating, arranging sa mga halaman, paglilinis, at pagputol o di kaya pagkat ng mga tuyong dahon sa mga halamanan ko. Kasi medyo madami-dami na rin eh. So first kong ginawa, pinagpuputol ko muna yung mga tuyong dahon sa bawat plant pot o di kaya sa bawat halaman na nandyan dyan. Para kasi yung mga tuyong dahon na yun, iniipon ko din at the same time para magawa ko siyang compost. Para magagamit ko siya in the future para sa as fertilizer na rin. Maganda kasi sa halaman yung natural lang talaga na fertilizer ang ginagamit natin. Yung sa akin, ang ginagamit ko, yung tuluyong dahon na mula dyan din sa mga halamanan ko. Tapos, hinalo ko yung mga dumi ng baka na pinakuha ko sa mga bata. Yung mangilan-ngilan kasi sa mga bata na dito sa area namin, marunong na kasi silang dumiskarte kung paano makakatulong sa kanilang magulang o di kaya makakaipon. Gaya ng sinasabi ko, kumuha sila ng dumi ng baka, tas babayaran ko sila. Minsan kasi may mga batang nagbabantay sa akin sa tuwing makikita nila ako o di kaya mag-ayos ng mga halamanan, lalapit sila na kung kailangan ko ba daw ng dumi ng baka, pang fertilizer, o di kaya additional na lupa. Kasi sa area namin, yung mga ginamit kong lupa, binibili ko kasi yan eh. Pinapakuha ko sa kanila kasi nga wala namang hirap naman magkumuha ng lupa, lalo na sa urban area ako. Ibuti sana kung nasa probinsya namin, kabilis-bilis lang, nandyan-dyan lang sa ano namin. Kung po pwede lang sana na uuwi ako sa probinsya namin para kumuha ng lupa, ginagawa ko na kaso medyo malayo din yung probinsya namin eh. Lahat ng ginagamit kong lupa dito sa halamanan ko at sa likod ng bahay namin, which is nandun dun yung mga ibang tanim ko na mga dahon-dahon pang gamit ko sa kusina, binibili ko kasi lahat yan eh, kasi gaya ng sabi ko, bawat ungot natin kung nasa syudad, kung nasa city tayo, o di kaya nasa urban area tayo, bibili at bibili tayo. Kaya na-realize ko na itong part na to sa open space sa harap ng bahay namin, ita-transform ko siya into vegetable garden para kahit papano naman makakatipid kahit papano. Kasi sa syudad, ang hirap talaga na bawat ungot natin bibili tayo. Mabalik tayo sa repating. Etong halaman na to, binibigay lang din yan sa katrabaho ko. Mahilig din kasi siya eh. Kaya ko nililipat yan kasi yung plant pot na nagamit dyan, nabitak na. Kaya tinitignan ko, sinisilip-silip ko minsan, sobrang dami na talaga yung ugat. To the point na hindi na makagalaw yung halaman. Kaya naisipan ko talaga na iriripat na siya. Tapos tinanggalan ko muna siya ng mga exist na ugat na nagpapasikip sa plant pot. Kasi sayang din yung plant pot. Kung ibabalik ko lang siya, di wala din. So this time naman, nililinis ko yung paligid ng halamanan ko. Iniisa-isa ko kasi kanina yan eh. Tinanggalan ko talaga lahat ng patayang dahon. Lahat ng ano na hindi na kailangan dyan para malinis na. At the same time, itatabi ko yan yung mga tuyong dahon na nakuha ko kasi magagamit yan eh. Ini-enjoy ko lang yung paglilinis gaya ng mga halaman dyan na dyan sa gilid. Parang wala namang kahangin-hangin that time. Pero kung makawib sila, parang hello, salamat naman, binigyan nyo kami ng pansin. Kung makapagsalita lang yung halaman, matagal akong kinakausap niya na ang hilig kong mananim, pero minsan napabayaan ko sila. Buti na lang itong kasawa ko to the rescue naman. Ang sipag-sipag magdilig, kaya nagkakasundo kami pagdating sa ganyang bagay. Pero minsan, magsasabi siya na akin yung halamanan mo ha.
humingi ng pansin ang halamanan ko. Kasi yung mga halaman, parang may buhay din kasi yan. Kung makausap ko lang yan, nagsasalita na yan eh. Kasi malaki-laki na ninong utang ko sa kanila. Pero this time, binabawi o bumabawi naman ako. Anyway, yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless po! Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep?